Good morning, Felicias. Good morning, teachers. And good morning sa ating mga kasamaang guro, Ma'am Jade. Good morning, everyone. Good morning, Ma'am Jenna. Walang sound. Ma'am Jenna? Mute. Yung sound po natin, ma'am. Ayan. So, good morning, Ma'am Diane. Good morning sa lahat ng ating viewers sa Facebook at sa ating YouTube Live. Good morning, Ma'am Diane. Ayan. So, live na live tayo, no? So, sa ating Facebook at sa ating Felician TV. So, tignan po natin kung ilan na yung ating mga viewers sa mga bata. Ma'am Jade, check natin yung sa ating Facebook. Ilan na ba yung viewers natin? Madami na po tayo viewers. Opo, marami-rami na po tayong viewers, ma'am. Sa pagkita ko po dito sa FB, 176 viewers sa FB Live. Ayan, yung mga bata. Sa ating YouTube, yes, ma'am Jenna. Sa ating namang YouTube, ay meron na din tayong viewers. Just keep on tuning in. Huwag nyo kaming iiwan hanggang sa dulo, di ba, Ma'am Diane? So, ayan, nag-start na ang ating second quarter, di ba, Ma'am Diane? Oo nga, no? Akalain nyo yun, tapos na natin yung ating first quarter. So, ready na ba yung mga student natin for the second quarter? Makikita na naman natin sila sa ating iba't ibang online platforms. Ma'am Jenna? Yes, of course, Ma'am Diane and Ma'am Jade. So, syempre, magpakilala muna tayo sa ating mga viewers. Baka hindi nila tayo masyadong kilala. So, by the way, I am Jenalyn A. Batalla, grade 7 science teacher from Rospac, Maine. And I would like to take this opportunity na din to shout out sa aking mga estudyante, Andres Bonifacio, Cayetano Arellano, Emilio Agonaldo, Josefa Llanes Escoda, and sama ko na rin SSC, and of course, ang aking advisory class, which is Francisco Baltasar. Okay, hello, hello sa inyong lahat. Huwag niyo kaming iiwan hanggang sa dulo, okay? Ma'am Diane? Ayan, so I'm Miss Diane Laorne N. Cortez from Science, grade 7 ng Science na ating Rospac, Maine. So ako din, shout out ko din yung aking mga students. Sa aking advisory class, Felipe Agoncillo, Marcela Agoncillo, SSC, ayan, shoutout sa inyo, sa Diodato Arellano, at saka kasama ko na rin yung dati kong mga estudyante sa Felipe Calderon. Ayan. Ayan, so I'm Mrs. Mary J. G. Rico Hermoso from grade 7, Jaika Annex. So shoutout ko din yung mga estudyante ko, Antonio Luna, Juan Luna, Francisco Macabulos, Apolinario Mabini, Artemio Ricarte, at ang aking advisory class, Rafael Palma. Okay, so before we start our live teaching, let's have our short prayer. Before we begin our schoolwork today, let us take some time to pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. We thank you, God, for the brand new day. Thank you for your ways in which you provide for all of us. Help us focus our hearts and minds now on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and write. For your protection and love, we thank you. Help us, God, to be kind and strong, to know what's right and wrong. Remind us all to forgive each other and care for classmates like sisters and brothers in our work and our class. Be with us, God, throughout the day. Amen. Ayan, amen. Okay, so alam naman natin na nagkakaroon tayo ng live teaching ngayon because of the pandemic, di ba, Ma'am Diane, Ma'am Jade? So before we start our lesson, allow me to read our objectives for today. Okay, so at the end of the lesson, the students should be able to first identify the different parts and functions of the microscope and give the importance of using the microscope. Okay, Ma'am Diane? Ayan, so there are different things that
we can do before pandemic. So marami tayong mga ginagawa nung mga pandemic na hindi natin nagagawa during the pandemic. Okay, so now, to start, ay magkakaroon tayo ng game. So, tignan natin kung sino mga active sa ating mga students, no? Just comment your answer doon sa ating chat box. Magpapakita lang kami or we are going to show you a picture and then i-observe nyo lang siya and tell us kung ano itong mga picture na papakita namin. So, let's have the first one, first picture. Sige nga, comment nga natin sa mga students. Tignan natin. Meron na, meron. Tignan natin. Tignan natin sa Facebook Live. May comment lang ang sagot. Ano yun, observe nyo dun sa picture A. Ay, yan. So, nagsasagot na po sila, ma'am. Dito sa Facebook Live, ang sabi ni Joseph, two girls talking to each other. Yes. Okay. So, sabi pa dito ni Justin Cody Ong from SSC, people talking to each other. Ayan. Girl talking to each other. Talking or communicating. So, yan po ang sagot nila, ma'am Dayan. Ayan, so ang dami, no? Ang daming mga answers na nagsasabi na talking with each other. So nagkakaroon sila ng interaction. So ito yung mga bagay na nagagawa natin during the yung before pa nung pandemic. Okay, next. B. Sige nga. Yan, letter B. Sure. Tingnan natin kung sino yung makakapag-answer doon sa letter B. Okay, so i-comment lang ulit ang inyong mga sagot. Ano bang okay. Na-observe sa second picture? Ayan. Parang so, nasa ano pa sila? Nasa parang letter A nasa pa lang first sila, picture no? pa sila. Ayan, napakabilis naman talaga ni Joseph. Nag-comment na siya, ma'am. Ang sabi niya, holding hands. Ayan, may nakita rin ako dito sa Johnson Morris Rivera, shaking hands daw. Meron po ba tayo sa YouTube na nag-a-answer, Ma'am Jenna? Okay, so medyo wala pa tayo sa YouTube. Ayan, parang and active sila sa Facebook, yung no? Medyo parang yung mga sagot nila is nasa letter A pa lang. So wait, siguro natin. Okay, eto, people, two people having a deal from Oximas. Ayan. Ayan, sabi naman ni Valenzuela, no? Making contract daw. Okay, so... next na tayo, sa letter C na tayo. Ayan, sige nga, tingnan natin kung ano yung mga answers ng ating mga students. Ayan, dahil ko pa rin nababasa, shake hands. Doon pa rin sila sa letter D, no? Very active ang ating nasa mga students. Letter B, ano pa lang sila, picture, ma'am. Picture, letter C, ano ang inyong na-observe? Ano ba yan? Sige nga, comment down your answers. Letter ayan, ma'am. So si Drake Ashton, ang sabi niya, ma'am, coughing. Inuubod daw yan nandun sa picture letter C. Ma'am Jenna, ano po sa inyo kaya dyan? May nakita na po ba kayo? Yes, Edo din. Coughing din ang nabasa ko. Ayan, yung mga Felipe Agoncillo, okay. Ang daming answer. Ay, yung mga sagot, mga ideas nyo sa letter C, picture letter C, a man thinking, according to Margaret Baldo, so, yun ang kanyang sagot. Ayan, ang sabi naman ni Elaine Oximan, a man that just woke up. Ayan, just woke kasi up, may kape. No? Oo, kasi may kape. Ayan. Ayan. Yes. So, ayan, ang daming mga answers ng ating mga students and sobrang active talaga ng ating mga students. So, ito yung mga bagay na nagagawa natin during or before nung pandemic pa. Okay, Ma'am Jade? So, nowadays, we cannot do such things. Kasi nga, syempre, because of the viruses. So, what do we do
to prevent the spread of virus. Sige nga, comment nga tayo dyan sa ating Facebook Live. Ano kaya mga ginagawa natin para mapigilan natin ang pagkalat ng virus? Sige nga, tingnan nga po natin, Ma'am Dayan. Pakitignan check po sa natin sa ating Facebook. Ayan, parang nasa letter C pa lang sila. So, tignan natin. Ano ba yung mga nagagawa natin? Our ginagawa natin ngayon para ma-prevent natin itong tinatawag nating virus. Ayan, stay at home daw po, sabi ni Matt Allen Benitez. Ayan, very good, stay at home. Ano pa kaya? Meron pa, marami pang paraan para umiwas tayo sa virus, di ba? Ano pa bang ginagawa para maiwasan ang spread ng virus? I-type lang ang inyong sagot. May nakikita ka na ba dyan, Jenna? Stay home, siyempre, di ba? From, eto, advisory class ko to, from Roque. Shout out, Roque, okay. Ayan. So, sabi naman ni client, Kevin Batan, wash hands, social distance, and wear a mask. Ayan, ang dami niyang answer. Ayan, always wash your hands, stay at home, follow the health protocols. So, tama, ang kanilang mga sag- bring alcohol, sabi din ni Aban, Saidi Joy Pink. Ayan, mga anak ko ata yan, Felipe Agoncillo. Very active. Itong si Drake, sabi niya, may naiba sa sagot niya. Vaccination. Yan, magpavaccine daw. Yes. Okay, mga naka-schedule pa kayo ng vaccine today. Ayan, marami yes, mga okay students na, no? Naka-schedule na. Yes. Okay, so wearing face mask, ano pa, using alcohol, washing your hands frequently. What else? So, you use face shield and of course, social distancing. Diba, Ma'am Dayan? Oo, tama yan, no? So, ang dami nating mga bagay na ginagawa. Ayan. So, ito yung mga samples ng mga ginagawa natin ngayon na merong pandemic. Okay, so to start our lesson, ayan na, ready na ba yung ating mga students? Maglalaro tayo or we're going to play a game. So, ito po ang ating gagawin. So, we will play the what we could name it to win it. So, ano ba yung mga dapat ninyo gagawin or paano nyo ba ito gagawin? So, the first thing that you're going to do is you will comment your answer, ha? We will flash pictures doon sa ating screen. And then, what are you going to do is you will guess yung words or phrases based doon sa visual clues na representing the syllables or words. So, meron ako mga papakita ng mga picture and nalagay nyo lang yung answer ninyo. So, siguro naman familiar kayo dito sa name it to win it because napapanood to, no? Dati sa Showtime, di ba? Showtime, ayan. So, magbibigay man tayo ng example para mas madaling makuha ng bata. Okay, so we have here an example of pictures. Ito, meron tayong back, meron tayong T, and meron tayong river, and then the another T. Okay, so para makuha natin yung answer is, you need to check kung ano yung ima-minus natin. So, sa back, we will get itong tinatawag natin back. And then, sa T, kapag minus natin yung E, makukuha natin yung T. And then, sa river, kapag minus natin yung ver, makukuha natin yung ri. And then the last one we have. Ayan. Okay, so for our first picture, paki-flash na nga po, Ma'am Dayan. Okay, so ayan, sige nga, tingnan natin kung saan makakahula. Ano kayang ibig sabihin niya itong picture na to? Paki-comment lang sa ating Facebook Live. Ayan. So ano kaya ito? Okay, sige. Okay, wait yeah, natin ang dami mga sagot. Nag-isabi pa lang sila, Ma'am Jade. Opo. Yes, ayan. 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 Ayan na. Ano na kayang ibig sabihin ayan, itong picture na to? Wait lang natin ang kanilang mga sagot. Ayan, may nakita na ako. Si yes, Marley Enrique. Sabi niya plant ayan, yes, daw. Yes, I'm ready daw according to Hope. So, yan, plant. Sige nga. Parang may kulang. Parang may kulang dun sa plant. Oo nga, parang may kulang pa dun sa ating plant. Ayan, so ayan, nakikita may nakita na akong sagot, Ma'am Daya. I'm Ma'am Jade. Ito, from Marley Enriquez, ang sabi niya ay plant. Tama ba siya? Plant ba yan? Ayan, plant nga ba ang sagot? Tingnan nga natin. Check natin. Okay, so we have the what we called
plants. Okay, next picture. Lang ako ata siya ng S. Sino lang ang sinasabi? Hindi niya napansin na dalawa yung A. And. Okay, sige. So, pero nakukuha naman nila, no? Oo, kasi okay. Pare-pares naman sila ng sagot. Ayan, next yes. Picture na tayo. Ayan, so medyo mahirap-hirap yata itong next picture. Ano naman kaya ang ibig sabihin nito? So from two pictures, ito tatlo na, no? Yes, oo, medyo dumadami. Oh, ayan, dumadami okay. Na. Ah, maghintay tayo ng kanilang sagot. Ayan, nasa plants pa rin. Nasa plants pa rin sila. Ano maigi? Nasa plants pa sila. Yes, oo nga. Airport. Okay, tingnan mabuti yung picture and then yung nakalagay doon sa baba kung ano yung kailangan tanggalin na letter, di ba? Ma'am Dayan, Ma'am Jay. Mm-hmm. Yes, oh, so ang mga sagot pa nila ay yan, meron na sumagot, ma'am. Ayan, may nakita kami si Kerwin De La Cruz. Ayan, parang nag-ano din. Kerwin De La Cruz ang nakita ko dito. Ang sabi niya, animal. Tama po kaya yun? Animals, okay. Yung iba, ang sagot ay, yung isa, nasa first picture pa, plants. Ayan, yung iba, animals. Answer, airport daw. Ayun, airport. Yung iba, airport. Oh, oh, airport. Diba? Oh, airport daw. Yung iba naman, animal ang sagot, ma'am. Animal. Ayan. Okay, so ipakita nga natin sa screen, ma'am. Tama kaya ang sagot ng ating estudyante na sumagot na animals? Okay, so we have... Okay, animals. Ayan. Ating new words for today. So ang pinakatama talaga nating sagot is... Animals, yan. So, kinulang ulit sila ng letter S. Kasi, pero may mga nakikita ako dito. May nakikita ako dito mga animals din yung answer. Medyo nalilate lang siguro sila. Pero nalilate lang yung pag-flash. No? Okay, so next picture. So, nakakadalawa na tayo ha. Pangatlong picture na. Ayan. So, mas maraming picture na ngayon. Ano kaya ibig sabihin nito? Ma'am, kasama to. Kasama nga pala yan. Baka makalimutan yung ano. Oo, baka makalimutan. Sa unahan. Kasali yan. Yung kinituro ng arrow, yes. Kasama yan. Oo, syempre. Kasama yan. Okay. So, nandun pa rin sila sa second picture na animal. Yung pa ang mga sagot nila, mga ma'am. Wait natin sila. Wait. Tayo natin. Okay, yung sa dulo, ha? Nakita nyo, madami, ha? Madami na sa dulo. Baka makulangin na naman kayo ng isang letter, ha? Oo nga. Ayan, may sumagot na mga ma'am. Meron na ba? Ayan, yung arrow, ha? Ayan. Ayan, may nakita na ako. Ayan. Si Maha Amer, red blood cell. Ayun. Yung iba, ang sagot ay blood cells. Hindi nila napansin siguro yun. Ito, si Aquel. Tama siya, ma'am. Red blood. Ayan. Estudyante kayo, ma'am. Si Aquel. Ayan. Very ayan. Good naman. Okay, so reveal na natin yung answer. Reveal na natin yung sagot. Sige nga. Okay. Red blood cell. Yes. Yan. This time, hindi na sila nakalimot ng S. Oo nga. Very good. Okay. Okay, next picture. Ayan. Ayan. Ano kaya so, yan? Next picture. Okay. So, comment down your answers. Ayan. So, panibagong picture na po tayo mga students ha. Tatlo lang yung naka-flash sa screen. Ano kaya ibig sabihin niyan? Okay. Analyze mabuti para hindi malito. Pinag-iisipan pa niyata nilang sagot. Isipin nilang mabuti Ma'am Jade, Ma'am Dayan. Kaya nga. Ayan. Nasa red blood cells pa rin sila. Oo. Onion chick. May nakita ako dito, sabi ni Clive. Onion chick. Onion chick. Onion chick. Ang sabi naman ni Drake, ay onion skin daw. Onion skin. Ayan, sabi din ni Vince Dominic Estrella. So, reveal natin, Ma'am Jade. Yes, sige nga. Reveal nga natin. Yung iba ay onion face, yung iba ay onion skin. Tingnan natin ang tamang sagot. Oh, sige. Ayan. Okay. Ayan. So, ang tamang sagot talaga ay onion skin. Okay, very good. Ang ating mga students for today. Okay, so onion skin. Okay, next picture. Ayan. So, apat na pictures ulit tayo. Ano naman kaya? Dumami ulit ang ating picture. Onion Joe. Okay. Kasabay ng pagdami ng ating viewers.
214 viewers na natin. Sabi ni Kirsten, Naomi Alcoriza, microscope daw. Yan, sabi rin ni Yosef Gabriel, microscope. Ayan, ang dami rin nag-answer. Ang dami rin nag-a-answer na ang answer daw ay microscope. Yan, okay. Yan. So pare-pareha sila ng sagot. Yan, microscope. Pakitaan natin ang sagot. Tama bang microscope? Tama ba yun? Okay, very good. Ang gagaling ng mga students Ayan, very good. So we have that microscope. And then para naman sa ating last picture, pakita na natin yung ating last picture na huhulaan nila. Ayan, nadami-dami itong huhulaan nila. Ayan, daming no? picture na to ah. Ayan, so mas mahirap siya. Medyo makamatagal-tagal silang mag-analyze ito. Oo, medyo challenging dahil yan yung last picture. Things, oras para ma-analyze itong picture na to. Okay, sige nga. Ano kaya yan? Yan, dahil pa rin mga student na nag-a-answer, no? Microscope ba ang sagot nila? At ang dami nating heart na nakukuha ay, ngayon. Yan, no? Thumbs up, heart. Okay. So, at ang ating viewers, sumangat din, ha? Uy, ma'am! Ayun, nakita na ako. Meron na? Yes! Santiago Miguel Cruz, ang answer niya ay living thing. Parang may kulang lang, no? Kulang lang. Ito na mga sabi niya, oh. Ayan, ito. Uy, nakita na ako. Ito from SSC to si Valenzuela Living Things. Tama kaya ang Living Things, Ma'am Jade, Ma'am Dayan? Tingnan nga natin kung tama ang Living Things. Okay, let's reveal the correct answer. Ayan, so, tama sila. Ang ating mga estudyante. Medyo may mga nagkukulang lang, no? Living thing ang mga answer. Pero ngayon, puro living things na ang sagot nila mga ma'am. Ayan. Sunod-sunod na ang living things na sagot. Ayan. Okay, no, dami nating hearts. Okay, so living things. So, familiar ba kayo sa living things? Sige nga, pa-heart nga dyan kung kayo ay familiar sa living things. Okay, ayan, ang daming heart. So, mukhang familiar talaga sila, Ma'am Jade, Ma'am Dayan. So, pwede kaya kayong magbigay ng example ng living things? Any example na naiisip nyo na siya ay living things? Sige nga, pakicomment nga ang sagot sa ating comment section. Magbigay nga ng example ng living things na alam nyo. Sige, antayin lang natin yung mga bata. O, kasi ano pa sila, nag-heart pa. Ayan na, may nagsagot na. Client Kevin Batan, dog daw. Sabi ni Joseph, people. Yes, ayan. Ito din sabi ni Santino, iburan human, bird. Okay, so tama. Meron pa ba ang nagsagot? Meron din nag-answer. Sebastian Gabriel Del Rosario, animals. Oh, nagsagot yes, naman si Joseph, ang sagot niya, microorganisms. Yes, okay. So, asda, according to Petalio. Okay. So, birds. So, those are examples. Oh, lion. Ayan, madaming mga mahabol na sagot. Animal. Ayan. Ayan, very good. Ayan. Plants, according to Pelayo. Okay. So, those are examples of living things. So, these living organisms are studied under one of the branch of science, di ba? Alam ba kung ano yung branch ng science which deals with the study of living things? So, kanina, I asked you to give examples of living things. Now, ano ba yung branch ng science kung saan pinag-aaralan yung mga living things na binigay yung example kanina? Would you know kung ano yung branch ng science na yan? Sige nga, pakicomment ang inyong sagot. Ayan, may nakita ko. Carl Daniel Valenzuela. Biology daw po, ma'am. Ayan, sabi din ni Dan Davy. Biology, ma'am. Yes, of course. So that is, of course,
biology, di ba? Tama, Ma'am Dayan, Ma'am Jade. So, biology is the study of life, Ma'am Dayan. Okay. So, ayan. So, many organisms or living organisms differ or vary in different sizes. So, ito yung ating mga living organisms. So, some are big enough para makita ng ating mga mata, and some are too small for our eyes. So, meron tayong mga malalaking na kayang makita ng ating mga mata, and meron din tayong mga organisms na hindi kaya makita ng ating mata. And one of the tools that is used by scientists to study life is our microscope. So, ito po yung ating ginagamit. Ma'am Jade? Yan. So, but what is a microscope? Nakakita na ba kayo ng microscope? Comment heart if yes, and sad emoji kung hindi pa. Sige nga, tingnan nga natin. Pa-heart naman dyan, nakakita na kayo. Ng microscope. Ayan, ayan, mga so, heart naman. So, napakarami pala nilang heart, no? So, siguro nung elementary ay nakakita na sila ng microscope. Oh, familiar na siguro sila sa microscope. So, ito po siya. Yan. Yes. So, ito yung microscope. Okay. Yes. Yan. So, ito ang ating yan. Microscope. Okay, so what is a microscope? So let us now define a microscope. So after nyo makita kung ano yung microscope, let us now define microscope. Okay, a microscope is an instrument used to see objects that are too small to be seen by the naked eye. Okay, so with the help of the microscope, it makes the small objects look bigger, di ba? May mga bagay na hindi natin makita on our eyes alone, di ba? So, kailangan natin gumamit ng isang instrument, which is the microscope. Okay, so some of the tiny organisms that can be seen under the microscope are the following. Okay, first one, we have the plant cells. Another one is animal cells and microorganisms such as bacteria. Okay, so meron tayong mga different viruses na nakikita din dito sa ating tinatawag nating microscope. So the different strain of virus such as the coronavirus na meron sa atin ngayon ay can also be seen using our microscope. So yung scientists use and are still using the microscope in understanding the structure of the coronavirus para ma-develop yung ating mga vaccine. Kaya tayo nagpapa-vaccine, no? And they succeeded in that, right, Ma'am Jade? Yes, they succeeded in that area. So with the help of microscope, scientist was able to develop or create a vaccine against the coronavirus or the SARS-CoV-2. Kaya nga, di ba ngayon, marami na nagpapabaksin yes, sa ating ayan. Mga so, LGU. Ayan. Ngayon kaya nagluluwag na ang ating classification, di ba? So the science of investigating very tiny objects or small objects using the microscope is called microscopy, di ba, Ma'am Dayan? Ayan, oo, tama, no? So, we have the microscopy. So, to understand how the microscope works, we need to be familiarized doon sa word na magnification. So, meron tayong tinatawag na magnification. So, ano ba to? When we say magnification, it is the ability of the microscope to make tiny objects and living organisms look bigger. So, dito natin makita yung mga small objects natin na makita natin into a bigger. Okay. So, ayan. So, meron tayo dito, Ma'am Jade? Okay. So, now, look at this picture. So, tingnan po natin yung picture. Ayan. So, sana observe on the structure of an onion cell pointed in a red arrow. Is it big enough or too small? Sige nga, tignan nga natin sa ating Facebook Live. Is it big enough or ayan. Too small? Tignan natin ang kanilang mga comments, ayan. Mga ma'am. Okay. Yeah, sige nga, tignan natin kung merong mga answers. Ayan, nakikita niyo ba yung students? Red arrow kung saan nakaturo? Ano ba siya? Maliit ba siya? Or malaki? Pag nga, pakicomment nga ng sagot.
Ayan, tingnan natin. O, tingnan natin ang mga sagot ayan, nila. Sabi ayan, sabi ni Lika Vasquez, small daw, Ma'am Jade. Oo nga, small. Ayan, ayan small sabi din ni CD. Ayan, small ayan, daw. Small ayan. Small daddy Joy. Sabi ni Durana, ayan. Anya. Ayan. So, okay, so tingnan pa natin. Okay, ayan, so yung mga answers nila, small, Ma'am Jade. Ayan, so small or too small. Yes, as you can see, it is so small. So if we want to see it better, we can increase its magnification. Yes, okay. So kanina, before magnification, ang sabi ng ating mga viewers, sobrang liit daw, di ba, Ma'am Jade? Now take a look at this next picture, okay? Ayan, so what can you observe on the second picture after magnification? Okay, pakicomment nga ang sagot. Yeah, tingnan natin yung mga answers ayan nila. Sa second picture after magnification, no? So, kanina ayan, too small. So, ano kaya ito napapansin nila sa ating second picture, Ma'am Jade, Ma'am Dayan? Ayan, na nag-comment naman. Leia Nichelle Armiza, big daw. Ayan, sabi ni Yosef, it's big enough to people to see. Ayan. Yes. Sabi ni Carl Daniel, ma'am. Ayan, meron pa ba ang umahabol, Ma'am Dayan? Ayan, si Carl Daniel Valenzuela, it has become more clearer to see and, of course, bigger. Yes, of course. So as you can see, the structure now looks bigger, di ba? Nakikita na natin ng mas maayos yung specimen na ating sisilipin sa microscopes. And that is the magnification or the magnifying power of the microscope. But you must take note that as magnification increases, katulad ng ito, papakita natin sa screen. Tingnan nyo yung nasa screen, yung tatlong picture, di ba? As magnification increases, details also increases, but less of the cell is seen, di ba? Yes, tama. So, ayan. So, meron tayong tinatawag natin na magnification. So, para makuha natin itong tinatawag natin total magnification, when we say total magnification, ito yung objective lens multiply kay IP. So, magbigay tayo ng example, no? What is the total magnification if the objective lens is 40 times and the eyepiece lens is 10 times? So, ano ba yung magiging magnification niya. So, you need to multiply the objective lens doon sa ating eyepiece lens para makita natin itong tinatawag nating magnification. Okay, so 40 multiply kay 10, we will get 400 times. So, ito yung ating total magnification ng ating titignan. So, ayan. So, you may be asking, no? Saan kaya nang galing itong mga numbers na to? Saan ko nakuha itong 40? Saan ko nakuha itong 10 para makuha yung total magnification? So, where are these numbers came from, no? So, how will I get the objective lens and eyepiece lens? Ito po, napakasimple lang ng ating answer. You are just going to look the numbers written or embossed on those parts. So, Ma'am Jade, pwede mo po bang pakita yung ating tinatawag na objective lens or numbers objective lens and dun sa ating IPS lens. Ayan. So, yan. Meron tayong 40 times. Meron tayong 100 times. May 4 times. And then, meron din tayong 10 times. Ayan. Ayan. So, ayan. So, nakikita nyo ba? Ayan siya. So, iba-iba bawat isang objective lens. Ang Jenna yung sa eyepiece natin. Okay, so pakita ito naman natin sa mga bata natin. So, sana nakikita ng ating mga viewers. Medyo, ang nakalagay dito is 10 times. So, yan yung kanya. Yan, yung mga naka-embossed doon sa ating parts. Okay, Ma'am Jade. Okay, so, there are different types of microscope and has a specific function, which makes them suitable for different types of tasks. But today, we are going to discuss about compound microscope. So a compound microscope is an optical microscope that uses visible light to form an image.
It used glass lenses to magnify and resolve images. But why is it called compound microscope? Meron kaya kayong idea bakit siya tinawag na compound microscope? Sige nga, tingnan nga natin mga ma'am kung meron silang comment or idea about bakit kaya siya tinawag na compound microscope. Sige nga, Ma'am Diane, baka mayroon ang sumagot dyan. Facebook at YouTube. Sa palagay ninyo, bakit daw tinawag siya ng compound microscope? Compound microscope. Okay, yes. Wala pa ako nakikita ang answer. Lang ang inyong mga sagot. Hintay natin yung nakikita mga sagot-sagot nila. Nakikita ko pa dito yung 400. Oo nga. Sabi ni client, batan daw ma'am, to see compounds. To see compounds? Is it to see compounds? Sige nga, tingnan natin. Okay, baka may answer pang iba dyan. Okay. Ayan, sabi ni Joseph. Common type of microscope. Sabi ni Gabriel. Ito from Valenzuela. Parang ang sagot niya is it uses two lenses just to create an image. Very good, Valenzuela. Okay, in fact, it is called compound microscope because it uses two or more double convex lenses to magnify the object. Okay, so these two lenses can be found on the eyepiece, yung pinakita namin kanina, and also the objective lenses of the microscope. Yung pinakita kanina ni Ma'am Jade. Okay, Ma'am Diane. Okay, so meron tayong three major parts na tinatawag dito sa ating microscope. So sila yung magnifying, illuminating, mechanical, and the mechanical parts. So ang gagawin po natin, yes, we're going to discuss first this magnifying part. So meron tayong two. Okay, so magnifying parts make the specimen looks bigger. So ito yung mga para makita natin yung ating mga specimen. So ano ba tong specimen na tinatawag natin? When we say specimen, it is an object or organisms being studied. Example given is the onion skin. So ito yung mga titignan natin sa ating microscope. So alamin natin no kung ano ba itong mga magnifying parts na to. So the first magnifying parts is what we call the eyepiece or the ocular lens. So when we say eyepiece or ocular lens, ito or where the viewer looks and see and magnified image of the specimen. Sige nga po Ma'am Jade, pwede mo po bang pakita sa mga bata itong tinatawag nating eyepiece and the ocular lens? Okay, so ito yung tinatawag po nating eyepiece. Ayan, dito tayo. Ayan. Ganyan siya, ma'am. Ayan. Okay, eyepiece. So may iba't ibang number din, no? Kanina kung napansin ninyo, may mga numbers doon sa ating eyepiece. Okay, para naman malaman din natin, itong tinatawag natin ay kailangan din natin ng objective lens. Okay, para makita natin yung magnification ng isang specimen. So, objective lens, it is the major lenses used for specimen visualization and magnification. Sige nga po, Ma'am Jenna, pakita po natin sa mga bata itong mga tinatawag natin objective lenses. So, we have four objective lenses. So, ayan. Okay, so we have the first one, we have the scanner. So when we say scanner, it magnifies up to 4 times only. So siya yung pinakamababa or pinakamaliit na tinatawag natin na magnification. So ito, 4 times lang siya. Okay, so next we have the low power objectives. Ma'am Jenna, ayan. So tingnan natin si Ma'am Jenna, no? Itong tinatawag natin na low power objective has magnification of 10 times. It is used to see general outline of the specimen. So, mas mataas na siya or mataas na yung magnification niya compare doon sa ating scanner. And then, syempre, kung meron tayong low power, we also have the high power objective. So, ano ba itong high power objective na to? Okay, so mas mataas na siya or has magnification power of 40 times. So, it is used to view structures from a larger perspective. So, ayan. Papakita ni Ma'am Jenna ulit.
yung ating high power objective. Ayan. Mas mahaba so, na siya ng konti. Ayan. So, meron tayong 40 tasks. And last one, we have the OIO. Okay. So, ano ba tong OIO na to? Kapag sinabi natin OIO, Oil Immersion Objective. So, has magnification of power hanggang 100 times. Okay. So, it requires the use of special oil, Ma'am Jade. Meron ka ba diyang special oil na ginagamit? Itong ating tawag natin. OIO, yan. So, kailangan na ito para makita natin itong 100 times na to na magnification is we need to use the OIO. Special oil. Yung special oil. Okay, para sa OIO. Okay, so, ayan. So, meron tayong two parts na magnifying parts. The objective or yung eyepiece and then the objectives. Objective lenses. So, yan. Yung apat na yan and then yung ating eyepiece. Para makita natin, mas malinaw at mas malaki yung ating mga tinatawag na specimen. Okay. Next naman. Ma'am Jade. Okay. So, next tayo. No, dun tayo sa illuminating parts. So, illuminating parts, the parts of the microscope that supply and regulate light towards the specimen. So, ano-ano nga ba yung mga illuminating parts sa ating microscope. So, una, we have the mirror. So, sige nga, Ma'am Jenna, pakituro nga po natin kung nasaan ang mirror sa ating microscope. Ayan. So, yan po yung tinatawag nating mirror. So, the mirror reflect light from an external light source up through the bottom of the stage, which illuminates the specimen. Okay, sige po. Next po tayo, ma'am. Ayan. So, yan po yung ating mirror, no? So, it reflects the light towards the iris diaphragm and the specimen. Okay, next po tayo. Ayan, yung mirror. So, the light is coming from an illuminator powered by electricity. So, syempre, depende to sa gamit nating microscope, no? So, dito sa picture na to, it is powered by electricity. So, yun yung ating, meron tayong automatic na light source. But, if you're going to use the compound microscope, you are just simply gonna use the mirror and then maghahanap ka ng light para i-reflect papasok dun sa specimen. So, next po tayo. Aside from mirror, meron din tayong tinatawag na iris diaphragm. Okay. So, the iris diaphragm controls the amount of light that reaches the specimen. Sige nga, Ma'am Dayan, pakituro mo nga kung nasa ng ating iris diaphragm. Ayan, yung nasa ilalim na ito. Makita ba? Ayan. Ayan, so, ito kita naman. Ayan. Iris diaphragm. Iris diaphragm. Okay. So, paki-next po, ma'am. So, dun sa ating iris diaphragm, para siyang shutter, no? Para siyang camera. So, it controls the amount of light that passes through the specimen. Sige po, ma'am. Next natin. Okay, pakita po natin yung susunod. Ayan. So, ano-ano yung mga illuminating parts? Ulitin ko lang, no? The illuminating parts of the microscope are the iris diaphragm and the mirror or electric lamp. Okay. Ma'am Jenna. Yes, of course. So after discussing the illuminating parts and the magnifying parts, let us now proceed to the third major part of the microscope, which is the mechanical parts. Okay, ano ba 'tong mechanical parts? Okay, so these parts are used for support and in adjusting the different parts of the microscope. Okay, medyo madami itong mga mechanical parts. Okay, so isa-isahin natin yan. So, okay, so first on the list is, ayan, so ano ba yung ating unang mechanical parts? Okay, so that is the draw tube. Okay, let us zoom in, Ma'am Dayan, para maituro niya kung asan ba ang draw tube.
Ayan. Thank you, Ma'am Dayan. So now, what is the function of the draw tube? So it holds the eyepiece or the ocular lens. Okay. So yan yung ating draw tube. Okay. So let us now proceed with the second part. Okay. So that is... Okay, so next part is the body tube. Okay, so papakita sa atin ni Ma'am Jade kung asan ba ang body tube. Ayan, point ni Ma'am Dayan, ni Ma'am Jade ang body tube. Okay, so that is the body tube. Thank you, ma'am. So now for its function, body tube separates the eyepiece lens from the objective lens. Okay, next part is... okay, so that is the revolving nose piece. Okay, so pakita nga natin, asan ba ang revolving nose piece? Bakit kaya siya tinawag na revolving nose piece? Ma'am Dayan, pakita nga natin. Okay, ayan. So, revolving nose piece, ayan. Pinapakita ni Ma'am Dayan. Okay, so naiikot siya, kaya siya tinawag na revolving nose piece, di ba? Para mapalitan mo kung ano yung gagamitin mo na lens. Okay, so for the function of the revolving nose piece, so it holds the different objective lens and facilitates the changing of the objective. So katulad nga ng nasabi ko kanina, kung ano yung gagamitin mo na objective lens, pwede mo siyang ikutin or paikutin mo yung nose piece. Okay, kaya siya tinawag na revolving or rotating nose piece. Okay, clear? Okay, bago natin ituloy ang ating discussion, check na natin, baka mawawala na tayo ng audience, ng viewers. Meron pa ba tayong mga viewers? Sige, pa-heart naman sa mga students natin. Pa-heart nga ang inyong... May 200 calls pa naman, ma'am. Ang heart, baka nauubos. Yes, ma'am. 212 viewers. Meron pa ba nakikinig sa atin, Ma'am Jade, Ma'am Dayan? Yes, ma'am. Ang dami na nilang heart. Yan. So, nadagdagan pa 216 viewers na. Ayan, ayan. Buti naman at hindi nila tayo iniiwan. Okay, so another part of the mechanical parts is the coarse adjustment knob. Okay, so it moves the body tube and low power lenses closer or farther away from the stage to view the image of the specimen. Okay, so Ma'am Jade will show us kung asan ba itong coarse adjustment knob. At kung paano ba siya nag-work. Ayan. So, tatry ni Ma'am Jade na paikutin. Ayan. Nakikita nyo. Okay. So, that is the coarse adjustment knob. Okay. Okay. So, tandaan lang, class, na ang coarse adjustment knob should only be used with the low power objective. Bakit kaya? Siya ay kapartner ng low power objective. Alam nyo kaya kung bakit? So, siya ay kapartner ng low power objective kasi yung coarse adjustment knob, medyo malaki yung kanyang galaw. So, compared with the fine adjustment knob. So, kailangan ang kapartner niya is the low power objective kasi dahil nga malaki yung kanyang galaw, pwede siyang tumama dun sa stage, di ba? Mag-pause na mabasag yung objective lens. Tama ba, Ma'am Dayan, Ma'am Jade? Okay, so let us now proceed with the next part. Okay, so that is the fine adjustment knob. Okay, ano bang function ng fine adjustment knob? Okay, so fine adjustment knob moves the body tube for focusing with the high power objective. Okay, ituturo sa atin ni Ma'am Dayan kung asan ba ang fine adjustment knob. Ayan, so ayan yung medyo nasa baba lang siya ng coarse adjustment knob, yung medyo maliit na knob. So that is the fine adjustment knob. And it is paired with the high power objective. Okay, so it is used to bring the specimen into sharp focus to show clearly the detailed part of the specimen. Okay, so again, that is the fine adjustment knob. And compared with the coarse adjustment knob, yung sa fine adjustment knob, medyo maliit lang yung kanyang paggalaw. Okay, ito naman ang ating next part is the stage.
Okay, so that is the platform where object to be examined is placed. Okay, Ma'am Jade, ituro nga natin kung asan ba ang stage na yan. Ayan. Ayan, nakikita nyo naman, di ba? So that is the stage. Okay, so dyan nilalagay yung specimen na sisilipin or you observe under the microscope. Okay, so that is the stage. Okay, so ayan, yung nakikita nyo na pa rectangle na shape na glass, so that is the slide. So dyan mo naman nilalagay yung specimen na i-observe mo sa microscope. So hindi mo siya pwedeng ilagay ng direkta dun sa stage yung iyong specimen. So kailangan nakalagay sa slide. Okay, next natin. Okay, so ayan yung kanina. So yan din yung microscope slides and then the cover slip. Okay, so medyo mura lang naman yan yung slide. Medyo around 2 pesos, mga ganun. And then the cover slip is mga 1 peso lang, 1 peso lang yan. Okay, so next part is the... Okay, ano ba ang ating susunod na part? So that is the stage clips. Okay, so it holds or secures the specimen slide in place. Okay, pakituro nga natin, ma'am Dayan, asan ba ang ating stage clips? Ayan, so, ayan, pang-ipit lang talaga siya, pang-clip para hindi gumalaw or maging steady, ma-secure niya yung specimen na nakalagay doon sa stage. Okay, so that's the stage clips. Okay, next part is... Okay, so that is... the arm or neck. So that is a curved slanted part which is held while carrying the microscope. Ayan, ituturo sa atin ni Ma'am Jade kung asan ba yung arm na yan at kung paano ba yung tamang paghawak ng microscope kapag itatransfer mo siya from one place to another. Ayan, so ganyan yung tamang paghawak ng microscope, ng pagdadala ng microscope. So, yung isang kamay ni Ma'am Jade na napansin nyo, nakalagay dun or nakahawak dun sa arm or sa neck. And then, yung isang kamay ni Ma'am ay nakalagay, nakahawak, nakasupport dun sa base. So, hindi mo siya pwedeng dalhin na nakabalin, naka-upside down kasi may tendency na malalaglag yung mga lenses, di ba? So, pwede mabasag, masira yung ating microscope. So, ganyan yung tamang paghawak, pagbitbit ng microscope, katulad ng pinapakita sa atin ni Ma'am Jade. Okay. So, next part is the base. So, that is the bottommost portion that supports the entire or lower microscope. Okay. Ito yung pinaka-general support ng microscope. Ayan. Ituturo sa atin ni Ma'am Dayan. Asan ba ang ating base? Ayan, tingnan mabuti. Okay, yun ang ating base. So again, so that is the general support of the microscope. Without the base, hindi tatayo ang di ba, ang microscope. So that is the general support of the microscope. Okay, next part or the last part is the... Okay, so that is the inclination joint. Okay. So, it connects the arm and the base of the microscope. Okay. So, and it allows for tilting of the microscope for the convenience of the user. Ayan, ipapakita sa atin ni Ma'am Jade kung paano ba yung sinasabi dyan na allows for tilting. And then, ituturo niya din sa atin ni Ma'am Jade kung asan ba ang inclination joint. Ayan, nakikita nyo yan. Yung medyo maliit lang na joint. So, that is the inclination joint. And then, Ma'am Jade, pakita nga natin sa mga viewers natin yung natitilt yung microscope para hindi tayo mahirapan kapag tayo ay gumagamit ng microscope. Ayan, nakikita nyo, natitilt siya. Ayan, so for the convenience of the user, pwede mo siyang matilt. Okay, so that is with the help of the inclination joint. Okay, next tayo. Ayan, so that is the inclination joint. Okay, so i-review natin. So ito yung mga mechanical parts. So again, we have the draw tube, body tube, revolving or rotating nose piece. We have the stage clips, base,
We have the inclination joint, arm or neck, fine adjustment knob, and the coarse adjustment knob. Okay, bago tayo magtuloy, Ma'am Jade, Ma'am Diane, check na natin kung nakakasunod pa ba ang ating mga viewers. Paki-heart naman dyan. Yeah, comment heart. Up. Comment heart. Ayan. Ayan. Ating discussion. Gising na gising pa sila, ma'am. Napakaraming nag-heart. Ayan. Ayan. Gising ba sila? Ayan. May nagko-comment pa ng section from G7 Apolinario Mabini. Ayan. Hello daw. According to Nicole Denise Allen. Okay. So, mukhang buhay na buhay pa talaga sila. Okay. So, next tayo. Proceed na tayo, no? Proceed tayo sa ating activity. Okay, so what are you going to do? Meron kami dito ang letters kung saan you will identify the part of the microscope being shown in the picture. So meron tong letter. So start tayo sa A. Okay, sige nga. Comment nga sa ating mga students kung ano yung tawag dito sa A. Okay, so baka sagutan na nila lahat, Ma'am Jade, Ma'am Diane, ha? Letter A pa lang tayo. Isa lang. Ha? A pa lang tayo. Isa natin, okay? So letter A lang muna. Ano ba yung letter A? Ano kaya yan? Kung matatandaan, ano yung letter A? Okay, sige nga, pakicomment ang sagot. Sige. Ayan, so letter A, may sumagot na, ma'am. So ang sabi ni Carl Daniel, Jade? Ang sagot niya ay eyepiece. Ayan. So, eyepiece na ang sagot din ni Drake Ashton. Eyepiece. Okay, tingnan so natin yung iba. May mga nagsagot, draw tube daw. Mm-hmm. Sabi naman ni Samantha Lustre, eyepiece. Eyepiece daw. Sabi din ni Marks Menjola, draw tube naman ang sagot nila. Oh, sige, check nga natin kung tama yung kanilang sagot. Okay, so the correct answer po is the eyepiece or the ocular. So ito po. Ayan. Ayan, yung pinakataas. So that is the eyepiece. B, sabi naman tayo. Okay, parang tayo nagbibingo, no? Sa letrang B. Mm-hmm. Okay. Okay, ano ba yung letra B? Letrang B. Okay. Medyo malaki, Danap. Matatandaan nyo. Anong tawag nga ulit dyan? B, ah? Yes, letter B. Pag mag-answer kayo, lagyan nyo ng letter para alam natin. Baka, yes, nandun pa sila sa ano eh, sa first letter. Mm-hmm. Ayan, ma, may sumagot na. Sabi ni Yosef, ang sabi niya ay coarse adjustment knob. Ayan, si Aya din. Aya Renshel. Sobre Peña, sabi niya, course adjustment knobs. Ayan, mukhang nasundan talaga nila ang ating lesson for today. Ayan, course ayan, adjustment ayan. Knob, according to Vasquez. And Sigwa, course adjustment nga daw, ang sagot. Ayan, pare-parehas na sila ng sagot. Ayan. Ayan na. So, tama nga po ang answer nila na course adjustment knob. So, yung spelling po natin, ha? Paki-check natin. Course adjustment yes. Is C-O-A-R-S-E. Baka maging course yung course sa college. Oh. Okay. Okay, next. C-O-A. C. Letter C. Ito na po. Sino na tayo? Okay. So, letter C. Letter C. Okay, so ano ba yan? Nasa baba ng course adjustment knob, ano kaya yung letter C? Nakaturo. Sa may napakabilis naman engine. Talaga. Oh, yan. Napakabilis naman talaga sumagot nitong si Joseph. Fine adjustment knob. Ayan. Ayan, sabi din ni Yukan. Fine adjustment knob. Ayan, fine adjustment knob nga daw. And then, sabi okay, din ng mga Felipe Agoncillo. Sige nga, check natin yung answer. Check na natin. Okay, so the correct answer is the fine adjustment na. Bayan, napaka-active talaga ng ating mga students. Very no? Cool. Napakagaling nilang sumagot. Ano mga ma'am? Oo, mabibilis tama. Ang mga kamay. Mabibilis. Mabilis ang isip. Okay, mabilis mag-isip. Okay, meron pa ba letter? Ano na ba tayo B. Letter? Adayal. Letter D na tayo, ma'am. Ayan, letter okay. D. Na...
Kuha lang tayo ng dalawang sagot. May pakicomment ang sagot. Letter ito. D. Ang ano ang letter D? Sabi ni Alexa si Bacani. Nababasa ko sa Facebook. May sumagot na agad, ma'am. Sabi ni Alexa. Alexa Bacani, sabi niya, objective lens. Ayan, sige. Ayan, sabi ni Aya. Rachel sobre Peña. So, check na natin, ma'am. Yes, ating answer. Okay, so the correct answer po is the objective lens. Okay, ang gagaling talaga ng ating mga students. Very okay. Good. Sige, proceed tayo sa letter E. Tignan natin kung natutunan nila yung ating lesson for today. Letter E. Yan, letter E na tayo. Ayan, comment nyo, answer nyo. Letter E, ano ba yung letter E na yan? Okay. Ayan, may nakita na ako. Aya, sobre Peña. Very active, ha? Letter E daw is stage. Ayan, sabi ni Drake Ashton, stage, ma'am. Ayan, stage. Sabi din ni Saidi Aban, object, yun, stage daw yung answer. Okay, sige, reveal na natin yung stage, answer. Stage, ma'am, ba yan? Okay, very good. Ang gagaling ayan, talaga ng mga students. Okay, tama. Ang ating okay. Mga viewers. Sige, proceed tayo sa letter F. Ayan. Sige nga, ano, mga ano students. Ano kaya letter F? Pakisagot nga. Pakitype ang inyong mga sagot. Ano yan? Letter F na yan. Okay, F na tayo. F. Ito na yan. Okay, ito. Just comment ang inyong mga sagot. F na tayo. Yung letter E pa lang itong nakikita ko sa Facebook natin. Ako din eh, no? Ayan, may nakita na, na ako. Yung meron na. Oo. Yan, meron na ba? Carl Daniel Valenzuela. Sabi niya, F is arm. Yes, sa mga estudyante ka ko, si Andrade, ang sabi niya ay arm. Yan. Ayan. Ito nga, nabasa ko din, may arm na ang kanilang mga sagot. Okay. So, reveal na ba natin ang sagot, Ma'am Diane, Ma'am Jade? Sige. Yes. Okay. So, the correct answer po is arm or the neck. Ayan. Neck. Okay. And we have here the G. Sige nga, comment okay. Natin, G. Ano po kaya itong G? Grabe, ang active ng ating mga students at ang dami nag-answers talaga. Dami nilang sagot, oo. Very active sila ma'am kasi 256 na po ang ating viewers. Shout out sa aming mga students. Active. Hindi bumibitaw hanggang dulo. Okay, sana nandiyan ang aking mga estudyante na hindi nag-leave sa... O, sana nakakasama din lang sila. Shout out sa aking mga estudyante. Okay, sagot, ayan. Sagot. I-type lang ang inyong mga sagot. Letter G na tayo. Tama, Ma'am Diane, Ma'am Jade. Ano ba yung letter yes, G na yan kaya? Ayan. Ayan, eto may nakita na ayan, ako. Ayan, ma'am, may sumagot na. Ayan, from Swaso. Sabi niya ay base daw. Yeah. Sabi din ni Princess Nicole Camantige, base daw yung answer. Sabi naman ni Maki Teya, base. Okay, so yeah, pare-pares so, na mga sagot nila. No? Oo. Ang daming okay, answers. Ito okay, from sige. Pastrana, from Granada. Ito mga advisory class ko. Buti naman nakikinig kayo ha. Okay, so ang sagot nila ay base. Tama ba ang base, Ma'am Diane? Estudyante ko dito na nag-comment, ba? No? Present ba ang mga estudyante mo, Ma'am Diane, Ma'am Jade? Yes, present na present pa na yung comment nila. Yan. Okay, sige. Last na tayo. Last letter, H. Sige, proceed tayo sa H. Ito po. Oh, pinakamadali pa na itong letter H. Mm-hmm. Ayan. Ano kaya yung letter H na yan? Sige, tingnan natin sa ating Facebook kung sino na nag-answer. Ayan, Marley Enriquez. Ang answer niya is mirror. Mm-hmm. Sabi din. Ayan, sabi naman ni Marks Menjola, illuminator or mirror?
Medyo, yeah, and eto nga, mirror nga daw, according to Suaso. Mirror with a heart pa ang kanyang sagot. Wow. Okay, so ang dami, no? Ang daming answer na mirror daw. Hmm. So let's check kung ano ang answer. So letter H is the mirror. Ayan, palakpakan natin yung ating mga students. Ang gagaling. Ayan, so... Ayan, so meron tayo mga different parts ng ating microscope. Okay, to summarize, Ma'am Jade, siguro, ayan, well done. Ayan. Summarize na natin yung ating lesson for today. Okay, so microscope is an instrument used to see objects that are too small to be seen by the naked eye. So microscope has three major parts. The illuminating parts and the parts. Okay, Ma'am Jenna. Okay, so magnifying parts are the parts used to enlarge the specimen. And the objective lenses, mainly the low power objective or the LPO, high power objective or the HPO, and the oil immersion. Okay. Okay, so mayroon din regulate light for a better view of the specimen. So this includes the mirror and the diaphragm. Placement and support. These include base, inclination joint, arm or neck, stage, and stage clip, revolving nose piece, duct, shield, knob. Ayan. So, ayan ating mga lesson for ating mga students. Ayan. So, kung nakuha ba nila for today? So, being a very short quiz. So, 1 to 5 lang naman to. Okay, class. So, i-comment nyo lang ang inyong quiz for today. Very short quiz lang. Lagyan nyo ng number, ha? Number 1. Ganon. Mm-hmm. So, okay, kung ano yung sinasagutan nilang number. Flash na natin. Okay, so for number 1, which of the following can be observed using the microscope? Okay, alin ba dyan yung pwede nating gamitin na spectrum dun sa microscope? Okay, is it A, the acacia bark, B, 5 peso coin, C, piece of stone, and letter D, tip of gumamela leaf? So which is the correct answer? Ayan, ma'am. Ayan, may nakita ako. Sabi ni Carl Valenzuela. Ano naman ni Margaret Baldo? D. Reveal the correct answer. Okay, ano ba ang tamang answer is letter D.